Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon ay Miyerkules, Nobyembre 25, 2020. Narito mga balitang pumapagaspas mula rito sa bansa at iba pang bahagi ng mundo. Ako po si Angela Palmones. Ako naman si Mylene Mariano Rivera. Sa uno ng mga balita, Malacanang, tiniyak na may sapat na manpower ang Pilipinas para sa pagbabakuna ng 60 milyong Pilipino. Senador Franklin Dillon, ipinasa sa uli sa mga ahensya ng gobyerno ang mahigit 33 bilyong pisong pondo na nakatenga sa Philippine International Trading Corporation para gamiting pambili ng bakuna laban sa COVID-19. Four-day work week schedule ipatutupad sa Korte Suprema habang nasa ilalim ng State of Public Health Emergency ang bansa dahil sa COVID-19. Plenary debate sa pagtataas ng edad ng statutory rape sa Pilipinas umusad na sa Kamara. Pagpasa ng naturang panukalang batas umani ng suporta. Manila Veterinary Inspection Board nagsagawa ng surprise inspection sa ilang tindahan sa Santa Cruz at Binondo, Manila. Sa balitang probinsya, apat pang miyembro ng bandidong Abu Sayyaf sa Sulu sumuko sa militar. Balitang abroad, mga pulis at pro-migrants protesters nagsagupa sa Paris, France. Sa detalye ng mga balita, umabot na sa 421,722 ang kabuuan bilang ng COVID-19 cases na naitala sa Pilipinas. Pero sa bilang na ito, 26,745 lamang ang aktibong kaso. May 1,118 na bagong kaso ng COVID-19 na naitala ang Department of Health hanggang kahapon. Kabilang naman sa mga lalawigan at mga lungsod na nanguna sa listahan na may pinakamataas na kaso ng virus infection ay ang Caloocan City, 89 new cases. Ang Kapwa naman may tiga 52 new cases. Ang Davao City at Laguna, 47 new cases ang galing ng Quezon at 46 new cases ang galing Quezon City. Meron namang 196 na naitalang bagong gumaling mula sa virus. Dahil dito, umabot na ng 386,792 ang kabuang bilang ng mga nakarecover mula sa COVID-19. May 12 bagong nasawi dahil sa virus. Sa ngayon, umabot na ng 8,185 ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil pa rin sa COVID-19. Inaalalahanan ng Malacanang ang mga mall at tiyangge operators na ipatupad ng buong higpit ang standard health protocols. Ginawa ng palasyo ang pahayag dahil sa mga napaulat na hindi nasusunod ang social distancing sa mga mall at tiyangge, partikular sa Divisoria na dinadagsan ng tao lalo na ngayong papalapit na ang holiday season. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na may karapatan ang pamahalaan sa pamagitan ng Interagency Task Force o IATF na ipasara o ipatigil ang operasyon ng mall o tiyangge na lumalabag sa standard health protocols. Ayon kay Roque, malinaw ang patakarang inilatag ng IATF sa pagbubukas ng mga mall at tiyangge o sale promo ngayong holiday season ay para mabuhay ang ekonomiya, subalit dapat isaalang-alang ang pag-iingat sa buhay, kaya inilagda ang mga kaukulang standard health protocols na magsuot ng face mask, face shield, maghugas ng kamay at umiwas o mag-social distancing. Inihayag ni Roque na pinaghahandaan na rin ng Department of Health ang post-holiday effect ng COVID-19 dahil posibleng tumaas ang kaso ng coronavirus pagkatapos ng selebrasyon ng holiday season hanggang sa pagsalubong sa bagong taon. Pilipinas, may sapat na manpower para sa pagbabakuna ng 60 milyong Pilipino ayon sa Malacanang. May report si Bixo Minta. Tiniyak ng Malacanang na may sapat na tauhan ng pamahalaan para pangasiwaan ang ikinakasang mass vaccination program kontra COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na hindi bagong bagay ang mass immunization activities para sa Department of Health o DOH. Ayon kay Roque, mayroong sistema na ipapatupad ang DOH para mabakunahan ang target na 60 milyong Pinoy sa sandaling makarating na sa bansa ang bibilhing anti-COVID-19 vaccine. Inayag ni Roque na organisado ang mga health personnel ng pamahalaan mula sa national level hanggang sa mga barangay na siyang inaasahang mga ngasiwa sa anti-COVID-19 vaccination program. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Tatlong bagong quarantine facilities sa Zamboanga Peninsula ang nakumpleto na ng DPWH. May report si Madeline Villar Moratilio.
Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang pagtatayo ng tatlong bagong quarantine facilities sa Zamboanga Peninsula. Ayon kay DPWH Secretary Mark Villar, sa kabuuan ay kaya nitong makapag-accommodate ng 124 na pasyente. Ang isa sa bagong tayong quarantine facility ay nasa Isabela City, Basilan, habang ang isa naman ay nasa Sindangan, Zamboanga del Norte at ang isa ay nasa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang bawat isolation facilities na ito may mayroong magkakahiwalay na kwarto bukod pa sa entrance at exit para sa mga pasyente at staff at maging comfort rooms. Na-turn over na rin ang mga nasabing pasilidad sa mga nagkasasakop na lokal na pamahalaan. Tiniyak naman ng DPWH na minamadali na rin nila ang construction ng iba pang isolation facilities sa bansa upang makatulong sa laban sa COVID-19. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, we live in interesting times. Kahit na may pandemya, ipagpapatuloy ng kagawaran ng edukasyon ang paglulunsad ngayong araw sa Caloocan City ng taunang school-based feeding program. Layon itong matapos na ang problema ng malnutrisyon, nakadalasan ay epektado ang mga public school children at maalagaan din ang kanilang kalusugan. Si Earl Bringas sa detalye. Upang masolusyonan ang problema sa malnutrisyon sa ilang mga kabataan na nasa public school, sa Caloocan City, kahit may pandemya ay ipinagpatuloy ng kagawaran ng edukasyon ang paglulunsad ng school-based feeding program. Layon itong matugunan ng tamang nutrisyon ng mga mag-aaral na nasa mga pampublikong paaralan sa North Caloocan. Inilunsad ang nasabing proyekto ng Department of Education sa pakikipagtulungan ng Department of Science and Technology o DOST-FNRI, maging ang pamahalaan at local government units. Anya, maalaga ang ganitong proyekto upang magkaroon ng maayos, masustansya na pagpipilian sa school menu ang maraming mga mag-aaral. Kahit na may pandemya, namahagi din sa mga mag-aaral na nasa mga nasabing paaralan ng elementary na nasa Caloocan North ng ilang masustansyang pagkain katulad ng Nutriban. So ngayon pong 2020, bagamat nasa pandemic tayo, tuloy pa rin po ang pagbibigay ng ating nutritious packs at saka ito pong Nutriban sa lahat ng learners ng Caloocan, particularly kindergarten, at saka yung mga severely wasted and wasted the learners from grades 1 to 6. So, ang feeding time po natin ay 60 days. Sila po susuplayan ng ating pamahalaan, ng SDO Caloocan, ng masusustansyang pagkain. Kabilang sa naging panauhin sa aktibidad ay si Task Force Zero Hunger Program Head Cabinet Secretary Carlo Nograles at anya, suportado ng pamahalaan ng proyekto na ito na tiyak na makakatulong sa mga mag-aaral sa public schools. Paano ba may pagpatuloy ang school-based feeding program kung walang face-to-face classes? So ang ginawa po natin, imbis na dito ipapakain yung mga bata, ang ginawa po natin ay house-to-house distribution ng mga nutritious food products. Kaya timing po na meron tayong enhanced Nutriban. So itong e-Nutriban, ito na yung pinapamahagi po natin kasama ang gatas at iba pang mga nutritious food products na gawa or na formulate ng DOST-FNRI. Sa ganitong paraan, tuloy-tuloy pa rin po yung ating school-based feeding program. Nananawagan naman ang mga guro na suportahan ang proyekto ng kagawaran para sa magandang kalusugan ng maraming mga kabataan na nasa mga pampublikong paaralan. Suportahan po natin ang school-based feeding program ng kagawaran ng edukasyon sapagkat sa pamamagitan nito ay mapapatunayan natin sa ating mga mag-aaral, lalo na dito sa Caloocan, na pinahalagahan po natin ang kanilang kalusugan. At tayo po, we are to improve the nutritional status of our school children here in the city of Caloocan. Para sa Eagle News, Arlo Bingas, we live in interesting times. 4-day work week schedule ipatutupad sa Korte Suprema habang nasa ilalim ng State of Health o Public Health Emergency ang bansa dahil sa COVID-19. May report si Moira Encina. Sa December 1, 2020 ay apat na araw na lamang pasok ng mga opisyal kawani sa Korte Suprema. Ito ay matapos aprobahan ng Supreme Court ang implementasyon ng 4-day work week schedule
habang nasa ilalim ng state o public health emergency ang bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Pero mula alas 7:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon o 10 oras kada araw na ang pasok ng mga nasa Supreme Court kaya para makatugon sa required 40 hours na pasok kada linggo alinsunod sa kautosan ng Civil Service Commission. Kaugnay nito, inatasan ng Korte Suprema ang Court of Appeals, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals at mga lower courts na isumite ang guidelines nila sa implementasyon ng 4-day work week sa Office of the Chief Justice. Ayon sa Korte Suprema, matapos ang kanilang seryosong pag-aaral ay nakita nila makabubuti o advisable na iobserba ang 4 na araw na pasok sa Supreme Court habang may public health emergency. Para sa Ego News, Moira Encina, William Washington Times. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila Pilipinas. Malalayong lugar ang kanilang narating para maghanap buhay. Tulungan ang pamilyang iniwan sa sariling bayan. Yan ang ating mga overseas Filipino worker. Pero dahil sa di pangkaraniwang pangyayaring hatid ay krisis, may ilan sa kanilang nagpasyang umuwi. Pinagyaman ang sariling lupain, nagtayo ng negosyo na kasama sa puhunan ang sipag at tiyaga. Ang mga OFW, maraming sakripisyo, ninanais maging kapaki-pakinabang maging sa kanilang pagbabalik bansa. Sapagkat ang ating mga bagong bayani, Pilipino pa rin sa puso at damdamin. Senador Franklin Drilon, ipinasasauli sa mga ahensya ng pamahalaan ang mahigit 33 bilyong pisong pondo na natenga sa Philippine International Trading Corporation. Ito'y para magamit na pambili ng bakuna laban sa COVID-19. May report si Mean Corbera. Ipinasasauli ni Senate Minority Leader Franklin Drilon sa mga ahensya ng gobyerno ang mahigit 33 billion pesos na pondo na nakatenga sa Philippine International Trading Corporation. Ito'y para may magamit na pondo ang pamahalaan pambili ng bakuna laban sa COVID-19. Ayon kay Drilon, ang 33 billion pesos ay mga pondong inilaan ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan sa PITC, pambili ng iba't ibang gamit at mga pangailangan ng mga tanggapan ng gobyerno. Pero ayon kay Drilon, lumilitaw sa report ng Commission on Audit mula pa noong 2015, lumobo pa ang nakapark na pondo sa PITC na umaabot na sa 33.4 billion at hindi pa ito nagagamit. Kung maisasauli ang pondo, maaring tustusan ang housing backlogs para sa may 6.5 milyong mga Pilipino at mabigyan ng pagkain ang may 5.5 milyong pamilyang Pilipinong nagugutom. Hiniling na rin ang senador na repasuhin ang charter ng PITC sa pangambang nagagamit lang ito ng mga government agencies para mawala sa kanila ang liability sa procurement. Sa batas kasi isang trading company rin ang PITC pero pinapayagan na rin sila pati sa infrastructure gaya ng pagpapatayo ng fire stations, lighthouse at multipurpose building. Discretion daw ng government agencies na mag-procure sa pamamagitan ng PITC. Sa ngayon, isa rin ang PITC sa kinomisyon para bumili ng bakuna sa ibang bansa. Pero duda si Drilon kung kakayanin ng PITC na mag-procure ng 20 billion pesos na halaga ng bakuna, lalo't kailangan madalian ang proseso sa pagbili nito sa ibang bansa. We must re-examine that because we are confronted with the situation of 33.4 billion in unused funds of over 10 years. So the efficiency of the PITC is open to question. In fact, the GCG gave it a failing mark of 76%. Para sa Eagle News, Mayan Corvera, We Live in Interesting Times. Malacanang nagpaliwanag sa hindi pagbubunyag ni Pangulong Duterte ng pangalan ng mga kongresista na umano'y sangkot sa korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. May report sa Vic Suminta.
Walang jurisdiction si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kongresista na umano'y sangkot sa anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan. Itong paliwanag ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque sa pag-iwas ng Pangulo na pangalanan ng mga kongresista na sinasabing nakikipagsabwatan sa mga tiwaling kontratista at mga project engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Roque, walang pinagtatakpan ng Pangulo na mga kaibigan o kaalyado na mambabatas, kundi dahil sa separation of powers, na hindi sakop ng ehekutibo ang legislatura, kaya hindi mabanggit ng Pangulo ang pangalan ng mga mambabatas na idinadawit sa katiwalian. Inayag ni Roque, ibibigay ng Presidential Anti-Corruption Task Force sa Office of the Ombudsman ang pangalan ng mga mambabatas na nasasangkot sa korupsyon para maisailalim sa investigasyon at kung mayroong matibay na ebidensya ay masampahan ng kaukulang kaso. Iliwanag ni Roque na hindi titigil si Pangulong Duterte na pangalanan at ibunyag sa publiko ang mga tiwaling opisyal at empleyado ng gobyerno na nasa Executive Department na sangkot sa katiwalian kaugnay ng kampanya ng administrasyon kontra korupsyon. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Company Vice President Lenny Robredo muling hiniling sa Presidential Electoral Tribunal na ibasura ang election protest ni dating Senador Bongbong Marcos. Detalye mula kay Moira Encina. Nagsumite na ang kampo ni Vice President Lenny Robredo sa Presidential Electoral Tribunal ng Tugon sa mga komento ng COMELEC at ng Office of the Solicitor General kaugnay sa election protest ni dating Senador Bongbong Marcos. Sa consolidated comment ni Robredo na inain ng abogado niya si Romulo Makalintal sa PET, muling inhirit ng kampo ng vice-presidente na pagtibay ng tribunal ang resulta ng manual recount sa mga balota sa Camarines Sur, Negros Oriental at Iloilo kung saan lumabas na lamang siya ng 15,000 boto laban kay Marcos. Hiling din muli ng kampo ni Robredo na ibasura na ang protesta ni Marcos dahil sa bigo ito makakuha ng substantial recovery votes sa nasabing tatlong pilot provinces. Malinaw-anila sa Rule 65 ng PET rules na lahat ng basura ang protesta kapag nabigo ang protestant na mapatunayan ang kaso nito. Iginit ang kampo ni Robredo na pagkatapos ng 4 na taon ay panahon na para tanggapin ni Marcos ang pagkatalo nito noong 2016 elections. Sa komento ng OSG at COMELEC, parehong sinabi nito na may kapangyarihan ng PET na magpawalang bisa o mag-declare ng annulment ang boto na hindi nagpapatawag ng special elections. Pero ipinunto ng mga abogado ni Robredo na pwede lamang annul ng tribunal ang resulta ng halalan kapag naresolba nito ang issue kung napatunay ni Marcos ang kaso nito sa kanyang tatlong pilot provinces. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live in interesting times. Mga miyembro ng Makabayan Block at iba pang militanteng grupo humarap sa pagdinig ng Senado sa issue ng red tagging. May report si Mayan Corvera. Humarap sa pagdinig ng Senado sa issue ng red tagging ang mga miyembro ng Makabayan Block at iba pang militanteng grupo na iniuugnay ng security officials ng gobyerno sa CPP-NPA-NDF. Tinawag nilang kasinungalingan ang paratang ng militar at mga dating miyembro ng NPA. Iginit ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate na hindi siya rebelde o miyembro ng CPP-NPA-NDF. Ang Bayan Muna at Makabayan Block ani ay malehitimong partido na nagsusulong ng reforma at pagbabago sa lipunan. Tahasan kong sinasabi sa komiting ito, Mr. Chair, na hindi ako miyembro ng Communist Party of the Philippines, hindi ako rebelde at hindi ako miyembro ng National Democratic Front of the Philippines. Tahasan ko rin pinasisinungalingan na ang aking partido, ang Bayan Muna, ay creation at kontrolado ng Communist Party of the Philippines. Ang Bayan Muna at ang miyembro ng mga koalisyong makabayan sa House of Representatives ay mga lehitimong mga partido na naniniwala sa paglahok sa parliamentaryong pakikibaka para sa pagsulong ng mga reforma at pagbabago sa ating lipunan. Inamin naman ni dating Representative Teddy Casino na isa siyang aktivista pero hindi rebelde. Umalma si Casino na idinadawit siya sa red tagging samantalang hanggang ngayon ay walang maipakitang ebidensya laban sa kanya. Katunayan, paulit-ulit na anya silang nakasuhan sa korte pero naibabasura dahil walang matibay na batayan
ang militar at gobyerno. Unfair anya na paratangan siyang komunista dahil nalalagay sa panganib ang kanyang buhay kasama na ang kanyang pamilya. Hinala pa ni Casino tila ay dinadaan umano sa trial by publicity ng militar ang pagkondena sa kanila bilang paghanda sa crackdown sa mga rebelde at terorista gamit umano ang bagong batas na anti-terror law. Mr. Chair, ito po ang panganib ng red tagging. Pararatangan kang komunista, terorista, communist front o kasabwat ng mga komunista upang ikaw ay takutin, patahimikin, lumisan ang iyong pangalan, palawasing sangkot ka sa mga illegal na gawain at iset up sa mga gawa-gawang kaso o mas matindi para bigyan ng katwiran ang iyong pagpatay. Naging emosyonal naman si Kabataan Party Representative Sara Ilago at inireklamo ang ani online harassment at red tagging laban sa kanya sa mismong mga online pages pa umano ng militar at pulisya. Tinukoy nito ang ani peking impormasyon hinggil sa umani panawagan niya para sa people power na nagiging dahilan ng galit sa kanya ng publiko. Bukod sa kanya, maraming kabataan pa raw ang nabiktima ng kaparehas na harassment na dapat panagutan ng mga otoridad. Ginamitan ng search warrant upang taniman ng mga ebidensya ang kanilang mga opisina at magpasa hanggang ngayon ay nakadetine nung walang pagkakasala. Ngayon, Mr. Chair, sabihin niyo sa amin na walang red tagging. Sabihin niyo sa amin na hindi delikado ang pag-red tag. Sabihin niyo sa amin na wala kaming dapat ikabahala. Mismong ang Commission on Human Rights at ang pinakahuling mga ulat ng UN Office of the High Commissioner for Human Rights ang naglalahad kung gaano delikado para sa mga buhay at sa aming mga pamilya ang maging biktima. Pero giit ni National Security Advisor Hermogenes Esperon, gumagamit ang militante ng underground movements. Nagpapanggap raw ang mga ito ng mga human rights advocates para ipakitang malinis ang kanilang organisasyon. They want to convince us that they are a good organization and that they could be the only good organization. They want to deny that they kill innocent people, indigenous peoples, burn construction equipment, exact illegal taxation, and radicalize, then recruit many of our youth to take up arms against the Republic. They want to overthrow democracy in favor of democratic centralism, which is a euphemism for dictatorship. Ayon rin sa dating miyembro ng NPA, walang hawak na armas si Casino at iba pang miyembro ng militanteng grupo. Pero aktibo silang kumikilos para pabagsakin ang gobyerno. Sabi ni Jeffrey Celis, binubutas ng mga party list representative sa Kongreso ang batas tulad ng isang sindikato ng kriminal para sirain at pabagsakin ang pamahalaan. Human mass movement, ang pag-organisa nagsisimula sa issue, nagsisimula sa mga hayag at legal na organisasyon at mga aliansa. Propaganda machinery. Yan pong purpose bakit nasa loob sila ng Kongreso. Habang may pagdinig sa Senado, nagsagawa naman ng programa sa labas ng gusali ang League of Parents of Philippines at League of Independencia Filipinas. Ang LPP ang grupo ng mga magulang na nawalan o napatayan ng mga anak matapos ma-recruit ng mga militante at naging miyembro na ng NPA. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, we live in interesting times. Pagpapatuloy naman ang construction ng Skyway Extension Project, pinayagan na ng DOLE maliban sa bahagi ng Muntinlupa na pinangyarihan ng aksidente noong Sabado. May report si Madeline Villar Moratilio. Maaari nang maipagpatuloy ang construction sa ibang bahagi ng Skyway Extension Project maliban sa bahagi ng Muntinlupa kung saan nagkaroon ng aksidente nitong Sabado. Sa inilabas na kautusan ng Department of Labor and Employment na pirmado ni Labor Secretary Silvestre Balu III, nakasaad na binabawi nito ang naunang supplemental work stoppage na inilabas ng DOLE National Capital Region na nagpapatigil sa lahat ng construction activity para sa buong Skyway Extension Project.
Sa order na pirmado ni Bellio, nakasaad na ito ay bilang konsiderasyon sa kabuhayan ng mga manggagawang maapektuhan kung ipapatigil ang konstruksyon sa buong proyekto. Bukod na rito, kinikilala rin aniya ng dole ang kahalagahan ng Skyway Extension Project. Nakasaad pa rito na nangako naman ang contractor sa proyekto na EEI Corporation na nagsasagawa na ito ng full risk assessment at mitigation measures para matukoy ang tunay na dahilan ng insidente. Una rito, isa katao ang nasawi habang ilang katao naman ang nasugatan matapos aksidenteng mahulog ang steel girder sa ginagawang Skyway Extension Project sa bahagi ng Kupang Muntinlupa. Para sa Eagle News, Madeline Villamoratillo, we live in interesting times. Bagong direktiba ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na obligahin ang mga nag-a-apply ng prangkisa na magtanim ng puno, umani ng batikos mula sa hanay ng mga pasahero at motorista. Si Eden Santos sa detalye. Dapat umanong ituon ang pansin ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pagpapabilis ng proseso at pag-aproba ng mga prangkisa. Ito ang tugon ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP sa bagong direktiba ng ahensya na gawing requirement ang pagtatanim ng puno bago makakuha ng prangkisa. Ayon kay Attorney Ariel Inton, ang founder ng LCSP, bago sana magdagdag ng requirements ay tignan muna kung ito ay makatutulong o makadadagdag lang sa pasakit sa mga may transaksyon sa LTFRB. Anya, hindi may kakaila na may mga dropping at substitution na inaabot ng taon ng resolusyon bukod pa sa mga aplikasyon para sa bagong prangkisa, mga resolusyon at kasong wala pang resulta. Maganda intensyon na isang direktiba ay magre-requa ng pagtanim ng puno sa pagkuha ng prangkisa. Pero sana naman, itong requirement na to ay hindi magre-resulta sa red tape at mapapabilis yun na ikapag-approve ng mga prangkisa at iba pang mga proseso sa LTFRB. Baka lumabas kasi dyan, malalaki na at namumunga na yung mga punong itinanim pero yung prangkisa wala pa rin. Maging sa mga netizen ay umani ng batikos ang nasabing direktiba ng LTFRB. Ipaubaya na lang umano sa mga kaukulang ahensya ang pagtatanim ng puno at pagtuunan ng LTFRB ang kanilang trabaho. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Manila Veterinary Inspection Board nagsagawa ng surprise inspection sa ilang tindahan sa Santa Cruz at Binondo, Manila. May report si Madeline Villamoratillo. Nagsagawa ng surprise inspection ang Special Enforcement Squad ng Manila Veterinary Inspection Board sa ilang tindahan sa Santa Cruz at Binondo. Ayon kay Dr. Nick Santos, ang surprise inspection ay kasunod ng mga reklamo ng hoarding ng produkto at hindi patas na trato sa mga customer. Partikular na pinuntahan ng Manila VIB ang mga tindahan sa harapan ng Salgado Market sa Santa Cruz at ilang-ilang streets sa Binondo. Nagresultaan niya ito sa pagkakumpiska ng 14 na kahon ng duck blood at 63 piraso ng assorted meat canned goods mula sa China. Amang ito ay merong tatak na Chinese character pero walang English translation na mahigpit na ipinagbabawal. Ayon sa Manila VIB, ang may-ari ng mga nasabing establishmento maaring maharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 10611 o ang Food Safety Act of the Philippines at Republic Act 7394 o Consumers Act of the Philippines. Payo naman ni Santo sa mga mamimili maging mapagmatiyag at mapanuri sa pagbili ng mga produkto pagkain. Para sa Eagle News, Madeline Villamoratillo, we live in interesting times. PNP Chief Police General Debold Sinas bumisita sa Burol ni Lieutenant Colonel Walter Anayo at nangako na bibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng opisyal. May report si Mar Gabriel. Personal na binisita ni PNP Chief Police General Debold Sinas ang Burol ng Pinaslang na si Police Lieutenant Colonel Walter Anayo sa Baguio City. Nangako ang general sa naulilang asawa ni Anayo na pabibilisin nila ang isinasagawang investigasyon upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng opisyal. Nagpaabot din ang tulong pinansyal si Sinas mula sa PNP habang isinasaayos na rin ang death benefits na makukuha ng pamilya ni Anayo. Bibigyan din ng PNP ng scholarship ang dalawang anak na naulila ng opisyal. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times.
Patayang isang babae matapos na mabangga ng bus sa EDSA Balintawa. May report si EBC correspondent Christine Dantes. Dead on the spot ang isang hindi pa nakikilalang babae matapos itong mabangga ng isang bus sa may EDSA Balintawak northbound. Hindi naman makausap si Reynaldo Cabigen, driver ng ES Transport Bus na may plate number na NBR8378 kabilang sa mga bus na bumabiyahe sa may EDSA Carousel. Anong biyahe kayo? Carousel. Ha? It's a Carousel po. Ayon naman sa ilang nakasaksi sa insidente, ay bigla na lamang tumawid ang biktima, dahilan para ito ay mabangga. Ano nangyari? Ano daw sir, yung babae daw po sir, bigla daw po tumawid. Tumawid? Yung sa bus racer, kaya napangga po ng bus. Okay. Idinagdag din ng ilang traffic enforcer na matitigas ang ulo ng mga tao sa nasabing lugar at paulit-ulit na lamang ang mga ganitong insidente kahit alam naman na delikado ang pagtawid sa nasabing lugar. Samantala, nagdulot naman ng matinding traffic ang nasabing aksidente. Kakasuhan naman ng reckless imprudence resulting to homicide ang nasabing driver. Para sa Eagle News, kasama si Roberto Santos, ito po si Christine Dantes. We live in interesting times. Apat pang miyembro ng bandidong Abu Sayyaf sa Sulu ang sumuko sa militar. Detalye mula kay Richard Gadian. Apat na mga membro ng Abu Sayyaf Group na kabilang sa iba't ibang mga sub-leader ang sumuko sa militar Sulu. Pinangalanan ni Lieutenant Colonel Rafael P. Caido, commanding officer ng 6th Special Forces Battalion. Kasama nilang isinuko ang mga matataas na kalibring baril na M1 Garand Rifle, M16 Rifle at mga bala na siyang ginamit din nila sa pakikipaglaban sa militar. Sa maikling programa sa loob ng Kampo General Teodolfo Bautista sa Busbos, Hulusulu, sinabi ni Brigadier General Ignatius N. Patrimonio, Brigade Commander ng 1102 Infantry, patuloy nilang ikinakampanya ang Municipal Task Force in Ending Local Armed Conflict o MTF-ELAC sa buong lalawigan. Nagpaabot din ng pagbati si Major General William Gonzales, Commander ng Joint Task Force Sulu, sa mga kasundaluhan sa kanilang ipinamalas na kooperasyon, ganun din ang komunidad at ang local government unit para makamtan ang hinahangad na kapayapaan ng ating mga kababayan. Para sa Eagle News, Richard Gadian, we live in interesting times. Patay ang magpinsang babae matapos na malunod ang mga ito sa karagatan ng Barangay Lopok, Labason, Zamboanga del Norte. May detalye si Ramon Borgute. Patay ang dalawang magpinsang batang babae nang malunod ito ng maligo sa baybayin ng Barangay Lupok, bayan ng Labason, dito sa probinsya ng Zamboanga del Norte. Ayon sa mga kamag-anak ng dalawang biktima, apat daw manong magpipinsan ang magkakasamang naligo sa tabing dagat, habang ang kani-kanilang mga magulang at iba pang mga kamag-anak ay nasa kubo at inihahanda ang kanilang baong tanghalian. Di namamalayang nalunod na pala ang apat na mga bata na agad din namang sinakluluhan ng ilang residente na nakapansin sa kanila na nasa tabing dagat ng mga sandaling iyon. Nailigtas ang dalawa sa apat habang sa kasamaang palad dahil sa may kalakasan ng alon, di na naabutan pa ang dalawa na sanhi ng pagkalunod ng mga ito. Agad namang rumisponde ang mga diver ng Labason MDR Arimo at ilang mga volunteer upang hanapin ang nasabing mga bata. Ngunit bigo sila na makita ang dalawa sa pagkakataong iyon. Pagkalipas ng ilang oras ay lumutang at nakita ang isa sa dalawang bata na kinilalang si Kiara Ukol, 10 taong gulang, sa kapariho ding araw nang makita ang isa pa na kinilala namang si Critchel Handuman, 7 taong gulang, na pawang mga residente ng Barangay Daniel Maing, Kalawit, sakop ng Zamboanga del Norte. Mula rito sa Zamboanga del Norte, para sa Eagle News, Raymond Borgetti, we live in interesting times.
Pinaunahan ni Senator Bongo ang launching ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program sa Barangay Tacob, Kauswagan, Lanao del Norte na pinangalan ng Bagong Pag-asa Organic Village. Detalyo mula kay Jeffriel Lumaktod. Unguna na Senator Bongo, formal niyang pinangunahan ang official project launching ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program sa Barangay Tacob, Kauswagan, Lanao del Norte na pinangalan ng Bagong Pag-asa Organic Village. Ika nga ng National Housing Authority General Manager na si Marcelino Escalada Jr. ng malaking percentage ng sustainable livelihood e farming bilang isang driver ng regional balance. Ang dako kayong percentage is actually farming. Secondary na lang ang employment at retail. So we would like to support farming as a major parang driver for regional balance. Ayon naman sa Deputy Director ng TESDA na si Anesito John Bertista III na ang TESDA ay nakapokus sa 4 priority sectors. TESDA is really focusing on 4 priority sectors, which is agriculture, IT BPO, healthcare, and as well as healthcare and tourism. So, tulad niya po ng part of our program is agriculture. We already introduced our, yung isa po sa mga tanong ng ating mga mayor dito, yung organic farming. And it's not only that, TESDA is also partnering with different industries. Habang itinuturn over naman ng NHA ang 25 million para sa pagpapatayo ng nasabing programa. Ang kabuang land area ay 63,951 square meters na may 100 na housing units at ang konstruksyon ng nasabing proyekto ay matatapos sa loob ng 200 calendar days. Ang Balik Probinsya Program ay naglalayong pabalikin sa kani-kanilang mga probinsya ang mga naninirahan sa NCR o highly urbanized cities na mga low-income families na mabibigyan ng mga pabahay at tuturuan sa mga iba't ibang livelihood projects at iba't ibang equipment na pang agrikultura para wala na silang ibang dahilan upang bumalik sa NCR. Habang nagpaabot naman ang mensahe ang mayor ng Kauswagan. Ang lahat ng mga agencies will be true to the words and they will be supporting this program. And if they will support, we will be successful itong concept na to, which is a very perfect program. Mula dito sa munisipalidad ng Kauswagan, Lanao del Norte, para sa Eagle News, Jeffrey Lumaktod. We live in interesting times. Sinusulong ngayon ng Department of Agriculture Region 10 ang pagpapalakas ng organic agriculture. Sa buong rehiyon ay nangunguna ang Misamis Occidental sa may pinakamalaking organic agriculture. May detalye si Ces Nicole Bazar. Bahagi ng pagunita ng 6th National Organic Agriculture Month ngayong Nobyembre, isinusulong ng Department of Agriculture o DA Region 10 ang pagpapalakas ng organic agriculture sa Northern Mindanao. Sa isinagawang kick-off activity, ipinahayag ni DA 10 Regional Executive Director Carlene Colliado na napapanahon ang tema ng pagdiriwang na pagsasakang organiko, ani at kita ay sigurado, kalusugan ay garantisado. Aniya, ang organic agriculture ay makatutulong upang mapanatiling mataba ang lupa, mapalakas ang produksyon ng mga magsasaka, maingatan ang kanilang kalusugan at mapangalagaan ang kapaligiran. Sa pinakahuling tala ng DA, 52,500 hectares ng lupain sa Pilipinas ang organic agriculture area. Ang 12,786.67 hectares nito ay matatagpuan sa Region 10 o Northern Mindanao. Sa rehiyon, nangunguna ang Misamis Occidental sa may pinakamalaking organic agriculture area na 7,376 hectares. Mula rito sa Misamis Occidental, para sa Eagle News, Ces Nicole Bazar, we live in interesting times. Isinagawa ang validation sa mga lugar na gagawing techno-demo rice farm sa Misamis Oriental. May karagdagan itali si Laura Obadora. Nagsagawa ng validation sa mga lugar para sa pagsaliksik. Ang pagsaliksik na ito ay ang varietal trial ng Luland Rice Production sa pamamagitan ng Rice Crop Manager. Isinagawa ito ng PhilRice Representatives, Provincial Agriculture Office of Agro Operations Division, kasama ang Research Development and Innovations Division, at ang Municipal Agriculture Offices sa Magsaysay at Clavería.
Mayroong 7 variety sa lowland rice na gagamitin sa gagawing varietal trial. Binubuo ito ng mga sumusunod: 3 national recommended, 2 regional recommended, at 2 promising varieties. Itatag ito sa 6 na ektaryang demo site sa bawat bayan o lungsod na mapili. Napasailalim ito sa Rice Competitiveness Enhancement Program. Napili ang lungsod ng Hinguog at ang mga bayan ng Magsaysay, Claveria at Alubihid. Nagpahintulot ang programa sa mga agriculture technician at mga magsasaka na malaman ang wastong mga variety ng palay na angkop sa kanilang lugar. Magsisilbi itong dako ng pag-aaral sa mga magsasaka ng palay para lalo pang mapaunlad ang kanilang kasanayan sa pagsasaka at pangangasiwa nito. Magbigay ang PhilRice ng financial subsidy sa kasusyong magsasaka para sa gagawing pagsaliksik. Bawat ektarya ay may halagang 30,000 peso. Malaking tulong ang mga programang ganito sa pamahalaang panlalawigan na pinangungunahan ni Gobernador Bambi Imano dahil ang kanyang mandato sa PAGRO ay magkaroon ang lalawigan ng sapat na supply ng palay. Para sa Eagle News, Laura Pubadora, we live in interesting times. Sa ating tambok na balita, plenary debate sa pagtataas ng edad ng statutory rape sa Pilipinas, umusad na sa Kamara. Pagpasa ng naturang panukalang batas, umani ng suporta si Eden Santos sa detalye. Sa pagdiriwang ng International Day for the Elimination of Violence Against Women, hinikayat ni Tingog Party List Representative Vieda Marie Romualdez ang liderato ng Kamara na agarang ipasa ang House Bill 7836 na lalong magpapabuti at magpapalakas sa mga batas ukol sa rape, sexual assault at sexual abuse sa bansa. Sa kanyang sponsorship speech ay sinabi ni Romualdez na taon-taon ay libo-libong mga kabataan ang nagiging biktima ng sexual abuse at exploitation. Anya, panahon na upang itaas sa 16 ang edad ng sexual consent na sa kasalukuyan ay nasa 12 anyos kaya maraming mga kriminal ang nakakalusot. Sa kasalukuyan ng Pilipinas ang may pinakamababang edad para sa pagdetermina ng statutory rape sa Asia at isa sa pinakamababa sa buong mundo. Mr. Speaker, honorable colleagues, the Philippines has retained the age of sexual consent at 12 despite the moves of our neighbors and closest allies in Southeast Asia like Brunei, East Timor, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Taiwan, pegging it at 16 years old, making us the country with the lowest age of sexual consent in the region. By reason of this lower age of sexual consent, there are sexual offenders who commit child rape and they are not prosecuted under the rape law but are instead imposed lesser penalties. This leaves children vulnerable to sexual predators, especially those who are significantly older than them and who may take advantage of their immaturity and manipulability. This proposed bill accordingly aims to increase the age for determining the crime of statutory rape to 16 years, wherein for reason of his or her age, the consent of the victim, even if present or was presumed given, cannot be used in defense of the offender. A penalty of life imprisonment shall be imposed on those who commit statutory rape against minors who are under 16 years old, regardless of the sexual orientation of the offenders or the victims, providing equal protection for both boys and girls. Honorable members of this House, child rape is an ugly and painful reality that we must collectively confront and address immediately and decisively. But it is not enough that we are indignant. Our indignation must translate into action and concrete measures to stop it. Suportado naman ni Agustin del Norte, 1st District Representative Lawrence Fortuna ng agarang pagpasa sa bill. Ayon sa kongresista, ang estado ng sexual violence sa Pilipinas ay lubos na nakapanlulumo lalo na para sa mga kabataan. Ayon niya, sa pagtalakay ng bill sa plenaryo ay lalong mapabuti at mapabilis ang pagpasa nito para sa proteksyon ng ating mga kabataan mula sa iba't ibang uri ng pang-aabusong sexual. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Sumiklab ang karanasan sa pro-migrants rally sa Paris, France. Naganap ang sangkupaan ng mga protesters at mga pulis malapit sa Place de la Republique sa Paris.
nag-ugat ang kilos protesta bilang suporta sa mga migrants. Una rito persahang binuwag ng mga pulis ang migrant camp sa lungsod. Binaklas ng mga pulis ang mga itinayong tenta para sa mga migrants at gumamit sila ng tear gas para paalisin ang mga ito. Kinundi na naman ang ilang grupo ang naganap na police operations laban sa mga migrant at binatikos ang kanilang paggamit ng excessive force ng mga otoridad. Eastern coast ng India sa inaasahang pananalasa ng malakas na bagyo. Kaugnay nito ay pinagbawal muna ng mga otoridad ang public gatherings. Isinara rin ang mga shop maliban sa essential services gaya ng pharmacies at mga gasolinahan. Higit 1,000 rescue personnel rin ang inihanda laban sa pananalasa ng bagyo na inaasahang magdudulot ng malalakas na pag-ulan at hangin. Ayon sa Indian Meteorological Department, ang bagyong Nibar ay inaasahang daraan sa coast ng Tamil Nadu State at sa maliit na teritoryo ng Puducherry. Ngayong Miyerkules ay nagdeklara na si Chief Minister Edapapi Palaniswami ng public holiday at maaari pa niya itong ma-extend. Plano naman ng Amerika na magpamahagi ang nasa 6.4 million doses ng Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine sa unang tranche. Sa December 10, nakatakdang magpulong ang Committee ng Food and Drug Administration para makapagdesisyon kung bibigyan ba ng go signal ang nasabing bakuna. Ayon naman kay General Gustav Perna, Chief Operations Officer ng Operation Warp Speed ng U.S. Government, nasa 40 million doses ng bakuna ang magiging available sa katapusan ng Disyembre. Kabilang sa nasabing bilang, ang bakuna na dinevelop ng Moderna at ng National Institute for Health na nag-anunsyo na rin noong nakarang linggo ng efficacy result at malapit nang mag-apply para sa emergency approval. Dagdag pa ni Perna ang 64 na jurisdiction sa buong Amerika, kabilang ang 50 estado at teritoryo gaya ng Washington, Puerto Rico at Indian Reservations ay makatatanggap na sa Biyernes ng kanilang allocation numbers. Maglalabas din ang federal government ng mga rekomendasyon kung sino ang magiging prioridad. Tumaas ng 30,000 points ang Dow Jones nitong Martes araw sa Amerika. Batay sa pagsasara ng U.S. Stock Exchange, nasa 30,046 points, 24 points ang naitala ng pagsasara nito kahapon. Ito'y mas mataas sa 1.5% kumpara sa naging closing trade noong Lunes. Ang pagtaas ng U.S. stocks ay bunsod ng pag-asang magkakaroon na ng lunas sa COVID-19. Bilang ng nararanasang COVID-19 pandemic, tuloy pa rin ang pagdaraos ng Metro Manila Film Festival o MMFF sa taong 2020. Inilabas na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa virtual press conference ang 10 pelikulang pasok sa final lineup para sa MMFF. Mapapanood ang mga pelikulang ito online sa pamamagitan ng Upstream at G-Movies. Ayon kay MMFF Chairman Danny Lim, hindi nangangahulugan na dahil sa pagsasara sa ngayon ng mga sinihan ay ititigil na ng nakagalian ng MMFF. At dahil online na mapapanood, hindi lamang umano sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa ay maaari itong mapanood. Hindi na rin kasama sa listahan ng Private Benjamin 3 na pinagbidahan ni Vice Ganda at ang The Exorcism of My Sisums, kasama ang magkapatid na sina Tony at Alex Gonzaga. Hindi umano kasi natapos ang shooting ng pelikula ng Private Benjamin 3 dahil sa nangangailangan nito ng malalaking crowd. Hindi umano anya umabot sa deadline ang pelikulang The Exorcism of My Sisum dahil sa pagkakaroon noon ni Alex Gonzaga ng COVID-19. Para sa iba pang balita, tutok lamang dito sa Net25 at sundan ang Eagle News Online. Yan ang mga balitang pumapagaspas, hatid ng ating Agila correspondent sa loob at labas ng bansa. Ito Agila Pilipinas. Susunod ng Happy Time at Lunch with Julie sa Radyo Agila. Sa pangalan ng Eagle News Service, ako po si Angela Palmones. At ako naman si Mylene Mariano Rivera and we live in interesting times.